Yun, welcome back guys sa ating channel Galing May Onet po. At sa mga bago dyan, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na kayo guys at mag-join na po kayo sa ating membership sa Galing May Onet Hunters. Meron po yung group chat guys. Once na kayo ay maging member, maipapasok po kayo sa group chat. At gusto ko lang din pasalamatan yung mga bagong members natin, no? At wini-welcome ko po kayo doon sa GC at sa ating mga pioneer na member. Maraming salamat guys sa patuloy na pagsuporta. Paki-welcome po natin yung ating mga bagong members. Ayan, at maraming salamat po. Okay guys, ang ating content to, diktada ng kulturang Pilipino, commemorative issue to guys, no? Commemorative coin. Ayan siya. Ang ganda naman ng kondisyon nito guys, nasa nakikita nyo naman. Ayan yung reverse niya. At itong napansin ko lang sa halos lahat ng mga commemorative na coins, ilikas sa kanila yung process. No? Pansinin nyo po yung mga commemorative coin ninyong hawak. Enhanced kasi itong mga coins na ito. No? Taon ay 1988 to 1998. Ayan siya. At alam nyo ba guys, meron akong nakita sa eBay. No? May nakita ko doon na halos ganito ang kondisyon. At ang pricing ay 20,000 pesos guys, no? 20K. No? Grabe, di ba? Ang laki. So alamin natin kung bakit 20,000 pesos yung presyo niya doon. At siyempre mamaya, titingnan din natin yung totoong value nito sa ayn.mista.com. Pero bago tayo pumunta ron, check muna natin to. Ito, eBay. Oh. Ito yung coins. Diba? Dekada ng kultura Pilipino. Ayan. At may mga picture. Ito siya. Ayan. So, bakit 1989 ang nakalagay dito? 1988 ito eh, no? Ayan. So, may error. May error pala. Ayan, kung nakikita niyo yung dent. Meron siyang dent dyan eh. Ayan, no? Bukod sa maganda ang kondisyon, meron pang error. So, yung presyo niya, pwede naman yan, yung mga ganyang presyoan niya, kasi error yan eh. No? Kasi hindi naman lahat ng gantong coin ay may ganyan. Ayun yung sinasabi natin, yung rarity niya. Kaya, karapatan nila na mag-price sa ganyan. Kung kayo ay meron din ganyan, pwede nyo sundan yung ganyang presyoan. Pero, pakikiramdaman nyo rin guys, kung sa tingin nyo bang mabibili. Diba? Ayan o. Maganda ang coins ito. Halos sa BU siya, no? Tapos may error pa siya, parang may guhit yan, no? Hindi yan yung guhit na mapapansin nyo naman, hindi naman yan yung guhit na parang na damage lang siya, diba? Kundi ano po yan, mga mechanical ano yan, error yan sa pag-struck yan. So ayan, no? 20,000 pesos, grabe, no? So sana mabili ito, diba? Itong hawak natin kasi wala eh. Walang error yun. So, tingnan natin kung saan Philippines. So, ang location ng seller, ayan, Philippines. So, kung mapapanood mo ito, na-picture kung ang iyong coins dito sa ating channel. So, mag-comment ka kung mapapanood mo ito. Okay, no? At kapag nabenta, syempre, huwag mo kakalimutan, balatuhan kami. Ayan. So, dito naman tayo sa Mista. 19 to Mista. Marami kasing website guys. Marami kayong mapupunta mga website. Kung gusto nyong tumingin ng value, gamitin nyo lang yung Google. Malaking tulong yung Google na yan. I-search nyo lang yung pangalan ng barya, di ba? Ito guys, 1 piso. So, hindi pa natin masyadong ilala tong coin na to. Ayan. So, 1989 ang year niya. Teka lang. Parang may mali. Ay, hindi, tama pala, no? So, copper nickel yung composition ng barrel ito at references nandyan. Kailangan nyo yan guys kapag gusto nyo magbenta, maglisting ng coin online, no? Kahit sa marami tayong platform, eh, no? Kung saan nyo gustong ilisting ang inyong coins. Ayan, so ito, ayan, 1989 guys, so napakadami, 94% guys. At sa uncirculated, ang value sa ngayon ito, ito yung common, ano, yung ating hawak, common yung ating hawak, 115.97 pesos, guys.
Yung mga value po dito sa nabisa guys, pesos po yan, hindi po yan dollars ha? Kasi yung mga baguhan iniisip nila na dollar ang value dito. Pesos po yan pag dito sa Endat Numista. Ayan. So, meron pang isang klase. Ayan, yung nandyan sa kanyang baba. No? 1989. Mat. Guys, at ang konti lang ng example. Maintain siya guys. 5,000 lang yung record dito eh. 8%. Guys, at meron po tayo niyan. Doon po sa, kung kayo rin lang ay meron ng kukulik kayo at meron lang din kayong pang bili ng magandang investment to guys, pwede nyo pong bilhin yung meron kasi tayong isang piraso na hindi po akin na meron po tayong member na gusto niya pong ipagbili yung kanyang mat at ito po yung itsura nun, yung variation niyan, rare po yan ha? Ito po, tignan nyo at pansinin nyo lang yung kulay niya, no? Reddish brown. Ibang iba doon sa common kasi yung common ay metallic siya. Diba? Ayan o. So, ayan po yung mat na rare variation nitong dekada ng kulturang Pilipino. So, yung sabi ko kanina, kung meron lang din kayo pambili dyan at kumagastos na kayo para sa inyong mga koleksyon, kung gusto nyo makuha ito, i-comment nyo lang. No, guys? At pambili dyan at sasabihin po natin yung karampatang halaga para dito sa rare ng dekadang Pilipino. Kung ako lang guys meron kukunin ko na ito kaso wala tayong ganun na dahil alam ko may presyo na itong mga rare variation yan, matte variation dekada ng kulturang Pilipino. Ayan, so paunahan na kayo dyan, comment pa kayo guys kung gusto po ninyo yan. Ayan, 1989, so ang konti-konti nga kasi ng mintage yan, wala nga value pa rito sa lista kasi nga po madalang siya, no? So, mahirap na po makakuha ng ganyan at yung example na yan guys naka blister pack po yan, ano, meron po siyang lalagyan blister pack, ibig sabihin nga yan brilliant siya ulit yun guys. Alright guys, no, ayan, nakilala natin tong barya na to. So sa mga bago dyan, subscribe at pakiclick yung notification bell para updated kayo. So maraming salamat guys, no, hanggang sa muli, God bless you all po, out na tayo.